Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito na lang pong muli si Mesh Shubir Kooso noon as Commander sa Tumulusto Kononado sa Pangkalata. Na ito na lang po tayong muli upang magbahagi ng panibagong obra na naman sa Pangkalata na ipinapakita ang ating kasanayan sa mga bagay-bagay patungkol sa pagpipinta na ipinagkalob sa atin ng Ama. Alam niyo po ba na mahalaga ang tinatawag nilang gift sa Pangkalata na naririyan? At yung tinatawag nilang pasasalamat mo sa lahat ng mga bagay na natatamasa mo. Sa kahit anong mga bagay na naririyan, kahit ano pang klaseng mga bagay yan na tinanggap niyo mula sa Ama, suliranin o naririyan, mga bagay-bagay na mahirap sa inyong paningin, mahirap sa inyong sarili, mahirap tanggapin. Alam niyo po ba na ang pagiging isang kontento sa mga bagay-bagay na nasa iyo, ang Ama kasi hindi yan magbibigay ng ng sobra. Pag alam niya naman na kapahamakan ng dulot nito sa iyo, hindi niya ibibigay yun. Mark my word. Hindi siya gagawa ng isang bagay na ikakapahamak mo sa pagdating ng araw. So huwag kayong magtaka, sabi ko nga, na kung bakit ang Ama. Ang Ama, sasabihin mo, Ama, ito pa yung hinihiling ko para sa'yo. Hinihiling ko po na bigyan mo ako nito. Bakit kaya hindi binibigay ng Ama sa'yo yun? Anong dahilan, di ba? Magtataka ka. Iba naman ang hiniling ko sa Ama. Bakit kaya iba yung binibigay niya? Hindi niya binibigay yung gusto ko. Kasi alam ng Ama, hindi niya kailangang ibigay sa iyo yun. Dahil kapag ibinigay niya sa iyo yun, alam niya na mapapasama ka lang. At alam ng Ama, kapag binigay niya ang isang bagay para sa kabutihan, ay makakatulong para sa iyo. Hindi niya gagawin eh. Alam sa totoo lang, ay hindi ba gawin ng Ama na ibigay niya yung isang bagay na ikisasama mo na sa pagdating ng araw ay mapapariwara ka? Hindi ganun. Kaya kung nag-iisip yung ibang naririyan, sasabihin na ang dami-dami kong request sa Ama, hindi naman niya pinapakinggan. Hindi ganun. Huwag mong isipin ang dami-dami mong request. Sa dinami-dami ng request mo, puro ka reklamo sa buhay, ay hindi pinapakinggan yung hinihiling. Tapos, to the point na sasabihin mo na, kikwestiyonin mo na, may Diyos ba talaga? Walang ganun. Sa kanyang mga kapatid, huwag niyo pong questionin. Mayroon pong Diyos. Tunay po ang Diyos. Makatotohanan po siya. Ang problema lang, ay kulang ka lang sa pananalig. Sa mga taong naririyan na nagkulang sa pananalig, sabi nga nila ay, masyadong mahina ang iyong pananampalataya na kung sa paanong paraan iniisip mo sarili mo. Oo, nandun iniisip mo sarili mo. Mahalaga din ang paglingap natin sa ating sarili. Ngunit sabi ko nga sa inyo, bakit ang Ama hindi binibigay lahat sa iyo? Kasi nga, na, minsan may mga taong napaka-ungrateful din naman. Ibinigay na lahat. Hindi naman pinapahalagahan. Ibinigay ang kakayahan, halimbawa sa karunungang lihim. Ibinigay ang kakayahan ng pagkakataong gumanap o matuto. Pero hindi nila pinangalagaan. Bagkus ay ginamit nila sa masama ng kanilang kakayahan. At sabi nga naging sakim sa kapangyarihan. Hindi alintana o hindi nainisip na sabi nga nila na namamali na ng landas. So sa lahat ng mga narinan, mga tao, mahalaga ang presensya ng dakilang Ama o ng dakilang mahilika sa ating lahat. Kasi may patnubay ka eh, may patnubay sa'yo. Pero kung sabi nga nila, wala namang patnubay sa'yo at pakiramdam mo yung nakapangyarihan mo. O halimbawa, assuming na nasa spiritual ang usapan, ipangangalandahan natin ang ating mga elementong gabay na makapangyarihan. To take note na pakiramdam mo yung ginagawa mo ng Diyos, sinasamba mo ang iyong mga elementong gabay. Which is may mali. Sabi ko nga,
Walang ibang mangingibabaw na kapangyarihan kundi ang Ama lamang. Ang Diyos lang ang may karapatan, sabi ko nga, na sabi niya, kilalanin, hindi ang mga elementong mga gabay na naririyan. Kaya sa lahat ng mga taong naririyan na ay mag-isit-isit din, sabi ko nga, magpasalamat ka. Yung mismong ano nga, yung mismong hininga mo lang nga sa buhay mo eh, na ginising ka ng Diyos sa isang pagkakataon sa buhay mo, sa isang araw, nagising ka. Yun lang dapat ipagpasalamat mo na yun eh. May mga tao na ang buhay nila ay hindi nila alam kung hanggang saan na lamang. Kaya pag habang nanatili ka pa sa mundong ibabaw, may purpose ka pa. May gamit ka pa. Ibig sabihin, meron ka pang magagawa. Ang mahirap, sabi ko nga sa inyo, kung naririyan ka, wala ka namang nagagawa, ay sayang ang pagkakataon mo, sabi niya. Sinayang mo lang ang pagkakataon para sa iyo. Sa lahat ng mga naririyan, ng mga tao na nag-iisip ng mga nagdadalawang isip sa mga bagay-bagay, eh, nasa sa inyo po yan, sabi ko nga. Pero learn from people experience, na sabi nga nila na sa dinami-dami ng experience, eh, o kaya minsan naman yung iba, magaling lang din magsalita. Pero sabi nga nila naman, ay iba naman ang kanilang pinatutungkalan, ang kanilang kaisipan. Paiba-iba ng isip, paligoy-ligoy. Mas mabuting maging kalmado ka. At hindi po nga base ang mission mo sa ibang tao. Ang mission niyo po sa pagdating ng araw ay individual mission na yan. You are being judged the way you handle your gift. Bawat tao kasi na tumapak sa mundo ng spiritual, may kanya-kanyang gift yan guys, sa totoo lang. Tanggapin niyo yun na meron kayong sariling gift. Gift na hindi pangkaraniwan sa mga ibang naririyan. So, tanggapin niyo yung pagkakataon na yun. Para malaman nyo lang. At bukod pa doon, inulit ko kanina, matuto magpasalamat. Hindi porke sabi nga, hindi mo nakuha yung gusto mo, makagalit ka na sa Diyos. Sasabihin mo sa Diyos, wala naman yata talagang Diyos eh. Hindi ganun. Maybe hindi pa dinidilig ang panalangin mo, kasi kailangan mo rin mag-effort guys. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sabi nga nila, sa tingin mo ba, tayo ba'y siwan tamad, sabi niya, na kailangan aantayin mo pang malaglag. Malaglag yung ano, yung bunga ng bayabas sa iyong bibig. Hindi ganun. Kaya nga binigyan ka ng Ama, ng Diyos, ng paa, ng kamay, ng utak, ng pag-iisip para ma-execute mo yung mga bagay-bagay. Anong silbi na binigyan ka ng Ama, ng utak? Para sabi nga nila, magamit mo ito. Yun pa lang, ipagpasalamat mo na sa Diyos yun eh. Kesa mga taong nagre-reklamo sa pang-araw-araw, nakakalungkot. To the point na sasabihin nyo, walang kwenta ang Diyos dahil pinabayaan ka. Hindi ka pinabayaan. Sinubukan ka niya, oo. Pero may mga bagay, sabi nga talaga, hanggang doon na lamang. Pero sabi nila, kahit hanggang doon na lang ang itinakda para sa'yo, sikapin mo pa rin, may magawa ka pa rin. Diba? Yun yun eh. So tingin po ba ninyo, natutuwa ba ang Diyos kapag nakikita niya na nahihirapan ka? Siyempre hindi. Pero ang gusto niyang ipaintindi sa iyo ay yung pagsisikap mo, na paglalayon mo na... Kasi test yan eh, acid test yan sa iyo. Sabi nga nila, acid test yan na. Para malaman kung hanggang saan pananampalataya mo. Pero kung sabi nga nila, ang dali mo naman bumitaw, kunting buyo lang sa iyo ng kalaban, ay sumuko ka na agad. Mali yun, mali yung ganun. Kasi pag sumuko ka agad, bumitaw ka agad sa isang pagkakataon ng buhay mo, tapos sasabihin mo, ayoko na. Hindi ko kaya. Ibig sabihin, disappointed ang Ama sa'yo. Hindi disappointed yan, syempre. Kasi malaki ang expectation niya sa'yo eh. Kaya nga sabi niya, sinugo ka niya eh. Sa tingin mo ba, sa mga taong naririyan, bakit kanya pinili? Kasi may something sa'yo na very unique at wala sa iba. At kaya mong panindigan ng mga bagay-bagay. At alam na Ama, na hanggang sa huli ay hindi ka magbago ng kaisipan mo. Kahit dumaan ka pa sa matitinding pagsubok, sabi nga nila. Sabi nga ng Ama, kahit dumaan ka pa sa matitinding pagsubok, alam niya na hindi ka bibitaw. Pero kung bumitaw ka na, yun ang tinatawag niya ng pagkatalo mo sa isang laban.
Sa mundo ng spiritual, ganyan din yan. Pare-parehas lang yan, sabi ko nga sa inyo. Ang kailangan lamang ay yung tibay ng kalooban mo. At yung pananalig mo sa Ama. Every day, sabi ko nga, ano ba yung saglit man lang? Magpasalamat ka. Ama, salamat po. Ginising niyo po ako sa pagkakataong ito. Kasi minsan may mga tao talaga napaka-ungrateful. Oo, sa totoo lang. Ibinibigay na nga lahat. Ano pa? Reklamador pa. Sasabihin, kulang naman yung ganito, kulang yung ganyan. Magsikap ka. Di ba? Bakit kaya ganun ang buhay mo? Kaya ganyan ang buhay mo? Kasi mali ang ginagawa mo. May mali kang ginagawa. Pero kung ang buhay mo ay patas ka sa buhay, patas ka sa mundong ibabaw, lumalaban ka ng parehas, ay di, wala kang pagkukulang sa sarili mo. Tanggap mo yung ibibigay sa'yo ng Ama. Saka yung minsan yung pagiging contentment mo sa isang bagay, contento ka. Isa yan, sabi nga nila, yung kasiyahan ng isang tao, ang pagiging contento mo sa isang bagay, hindi ka masyado mapaghangad. Minsan yan pa yung mga pinagpapala. Sa tingin po ba ninyo, bakit kaya pinagpapala yung mga tao na sabi nga nila na hindi masyadong mapag-asam? Para bang normal lang ba? Kung ano lang yung dumating sa kanila, okay lang po Ama, salamat po. Salamat po sa binigay niyo Ama, at salamat po at tinanggap ko po. Alam niyo yun, yung tipo na wala siyang iniisip na bagay na alalahanin o yung iniisip na parang yung meron kang masyadong inaano, yung iniintindi ba na parang may takot ka sa isip mo, puso't isip mo na, ay, pagkaganito, pagkaganon, paano na, hindi ganun. Ang mismong mga taong nakakaalam at ramdam nila ang Diyos na naririyan, ay ano yan, wala yang, sabi nga nila, wala yang agam-agam. Wala siyang ano ba, wala siyang ano sa sarili, yung tinatawag nilang, wala siyang iniisip na alalahanin sa kanyang sarili. Hindi niya iniisip yun. So, hindi niya iniisip yung ganung bagay. At kahit kailan, hindi maliligaw ng landas. So, huwag kayong magulumihanan kung sakali man sabi ko na may mga ganyang mga bagay na tatatak sa inyong pagkatao na iba, iba ang kanilang iniisip. Iba ang mga bagay na mangyayari. At bukod pa dun, hindi magdidipain sa inyo. Kasi nga, binigyan ka ng pagkakataon, tapos sinayang mo lang din, tapos bukod pa nun, reklamador pa. Ang buhay, parang bilog yan. Sabi nga nila, parang gulong lang yan. Minsan, nasa ibabaw ka, nasa ilalim ka minsan. Pero ang tanong dun, gaano ka ka-flexible? Diba? Mas mabuti pa nga, sabi nga, yung mga taong lumaki sa hirap. Alam nila kung paano maging mahirap. Alam nila yung buhay ng pagiging isang mahirap. So kung bumalik man sila sa ganung sitwasyon, alam nila kung paano nila i-adapt yung sarili nila. I'm not being judgmental, no? Pero based on reality, mas sabi ko nga na mas advantage yung alam mo na galing ka sa hirap, alam mo yung pinagdaanan mo. At hindi ka nagtataka sa mga bagay-bagay. At bukod pa doon, talaga tanggap mo ang katotohanan talaga na yung kay. Yun ka talaga. Tinanggap mo eh. Ibig sabihin tanggap mo. Okay sa'yo. At alam mo na hindi binigay sa'yo ng Ama yun nang walang dahilan. Ibinigay niya sa'yo yun to test your faith. Yun yun. Hindi sa paraan na sasabihin nila na sasabihin mo na grabe naman ang Ama, pinabayaan ako. Hindi ganun. Isipin na gano'n. Hindi ka pinabayaan ng Ama. Kahit kailan mga kapatid, never to yung pinabayaan ng Diyos. May pagsubok, oo. Pero kasama naman sa buhay ang pagsubok, sabi ko nga sa inyo. Kasama yan. So sa lahat ng mga naririyan na nakikinig sa atin sa araw-araw, ipagpasalamat nyo yung araw na nakikinig kayo sa mga bagay-bagay na nakakatulong sa inyong buhay upang mabago ang inyong kaisipan. Na hindi porke sabi nga nila na
Ano kayo, iisip nyo na, masama nang iisipin nyo, hindi ganun. Sabi nga, kaya ka nga binigyan ng ano, ng test eh. Sabi nga nila, para may pagsusulit ka sa buhay mo eh, para bang susubukin ng ama, hanggang saan ka katatag, gaano ka katatag, katatag, sabi nga nila. Gaano katibay ang loob mo. Imagine mo yun. Dapat nga, ano ka pa, magpasalamat ka na, ama, salamat po kasi, kahit na maraming pagsubok, talagang hindi ako bumigay sa pagkakataon na ako sa totoo lang noon, sarili ko, nung nasisimula tayo, dumating sa punto na gusto kong mag-give up sa mission ko. Pero ang sabi ng ama sa akin, kinalaga kita dyan, bakit ka sabi niya, bakit ka humihinto? Bakit ka sabi niya nagdadalawang isip na itigil mo yung mission mo? Siyempre sa isip ko naman ng time, mahirap eh, kasi yung task, sabi ko nga, tinanggap mo yung task, oo, nagkakaibit ng mga hirap, nandun talaga. Pero ganun talaga eh, sabi nga naman, wala namang madali sa mundong ibabaw eh. Take note guys, walang madali sa mundong ibabaw, totoo yung sinasabi ko. Walang madali. Sabi nga natin, is easy in this world. Walang ganun. So kailangan mong tanggapin sa buhay mo, sa sarili mo yun. At palagi kang magpasalamat. Isa na naman pong obra kapatid sa lahat ng naririyan. Ito po ang mga sandata ng Ox Batorox na pinapakita ko sa inyo sa pangkalahatan. Yun lamang po ang binabagay ko sa inyo. Sabi ko nga, magpasalamat kayo sa buhay ninyo, sa sarili ninyo, sa mga nakikita ninyo. Hindi lahat ng mga bagay ay naaayon sa inyong kagustuhan. Minsan kailangan talagang tanggapin mo eh. Tanggapin mo yung katotohanan, yun lang yun. The key is to be, sabi nga, maging masaya ka sa buhay mo is to accept the reality. I-accept nyo po yung katotohanan na hindi lahat ng bagay ay nang gusto nyo ay magaganap. Minsan kailangan mong dumaan talaga sa matinding pagsubok. Kailangan mong dumaan sa butas ng karayom. Yan. Okay. Hanggang sa muli po at maraming salamat po. Sator Arepo Tenet Operarotas. Biyati Kimerente Benedicti Dei Omnipotence. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, God bless po sa inyo sa lahat. Yosua Masaya, Yosua Masaya, Yosua Masaya.